Naka-alerto na ang mga LGU sa posibleng epekto ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Lalo't batay sa datos, nasa 30 milyong populasyon ang pinangangambahang maapektuhan ng bagyo, habang nasa 8,000 barangay ang posibleng malubog sa baha. Si Clayzel Pardilla sa sentro ng balita live. Clayzel. Yes, Joshua, tiniyak ng DILG na nakahanda na ang mga lokal na pamahalaan at iba pang sangay ng ahensya sa posibleng masamang epekto ng Bagyong Christine. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginawang sectoral meeting sa Malacanang kanina. Sa harap ng banta ng Bagyong Christine, handa na ang mga tauhan ng pamahalaan, mga evacuation site at mga posibleng kinakailangang tulong. Inirekomenda ni DILG Secretary John Vicremulla sa mga lokal na pamahalaan na suspindihin na ang klase sa lahat ng level sa buong Luzon ngayong araw hanggang bukas, October 23. Pinangangambahan na maapektuhan ng Bagyong Christine ang 30 milyong populasyon, 18,000 barangay naman ang posibleng lumubog sa baha at makaranas ng pagguho ng lupa. All units have been mobilized. All local government units have been informed. All local government units, all civil defense units have been alerted, and I think we're prepared. Kaugnay naman ng papalapit na holiday season, pinadodoble ng DILG ang presensya ng mga pulis sa mga pampubliko at pati na rin sa mga matataong lugar. We've instructed the PNP to double their presence, especially in the malls, in the public sector transportation, and in the LRT and MRT, kung saan uso ang dukutan, ang mga snatchan ng mga bag. Joshua, sa ginawang sectoral meeting, pinatitiyak din ni Pangulong Marcos Jr. na magiging mapayapa ang halalan sa susunod na taon. Kaya naman tinututukan na ng DILG ang mga 38 hotspot areas o may matataas na insidente ng krimen na may kaugnayan sa eleksyon. 28 rito o 7 rito ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sisiguruhin amin ng ahensya na magiging ligtas at patas ang eleksyon. Samantala, natalakay din ang pagtulak ng reforma sa Philippine National Police. Itinutulak ni Remulla na bawasan ang mga top heavy officials gaya ng mga general na sa ngayon ay 133. Nais itong gawing 25 para mas maging efficient ang hanay ng mga pulis. Very accepting naman siya. Yung mga reforms yan is recommendatory 4 months from now. We're working together with the UP Public of College of Public Administration para makukuha ng kumpletong detalye kung paano namin ma-reform. Lalo na yung, yung structure kasi very top-heavy yung PNP ngayon. Joshua, ayon kay Secretary Remulla, maraming mga general na walang command o walang mga tauhan sa ilalim nila, kaya kinakailangan itong bawasan ng ahensya na prioridad ng DILG. Joshua? Yes, Clayzel, yan nga nabanggit mo sa pagbabawas ng top heavy officials sa PNP. Hindi pa pinangangambahan na magdudulot ito ng demoralization sa hanay ng mga general? Joshua, nilinaw ni Secretary Remulla na hindi naman ibig sabihin ay i-demot o tatanggalin na lang sila basta. Maaring hintayin yung kanilang retirement. At tiwala, Joshua, si Secretary Remulla na hindi naman panghihinaan ng loob yung ating mga pulis dahil sabi nga niya, they are soldiers, they follow orders. At again, ito ay rekomendasyon pa lamang at pag-aaralan pa. Joshua? Alright, maraming salamat, Clayzel Pardilla.